to, bro. Ipapaliwanag ko lang yung ating operation ng ating magnetic contactor. So, bali ito yung kanyang stop button. Ito siya. Ito yung start. At ito naman yung ating contactor. Ito. So, yung ating normally open dito sa 1314, ito siya, 1314. Normally open po yan. Ayan. So, ito yung kanyang stop. At ito yung ating start. Ayan. So, press mo na ganyan. Ayan. Pag na-press mo na siya, papalo ito, bro. Papalo na ganyan. Tapos, pag pinitawan mo siya, hindi na siya mag-normally open po yan. Babalik po ng normally open. Ito na po yung magpo-contact. Ito yung gagawing switch. Ito yung kanyang magsi-switch. Pagka nag-contact po ito, mayroon pa rin naka-holding contact na ito. So, ayan siya. Mapapansin mo dun sa 3. So, pag nag-contact na yan, naka-normally, ay, naka-close na yan. Pupunta siya dito. Kung susupply niya pa rin yung ating A1. Yan. Supplyan pa rin yung A1. Ngayon yan, pag pinipress mo yung ating stop, so mag-o-open yan, bibitaw din yun, bibitaw, nakabitaw na to, bibitaw lang yon, so makakat na yung power na papunta rito. Ganyan, oh. Babalik na siya sa normal position. Ito pa rin, pag angat mo pa rin na ganyan, ano pa rin siya, naka-contact. Ayan. Ito. Mawawalan siya ng power dito. So, ikakat niya yung ating supply na pupunta sa iwan. Ito, pag-print mo ganyan, ayan, pinitawan mo, pupunta pa rin sa open. Ito naman yung magpo-contact ngayon. Holding contact. Ayan, ayan siya, nakapalo siya. Kaya pag nakapalo yan, naka-switch na yun din yan. So, mayroon pa rin dumadaloy na power dito papunta sa A1. Ayan. Ayan yan. Pag prenes mo yon, stop. Mag-open yon, mag-deactivate ito, circuito na ito, at mawawalan ng power dito sa A1. Yun, mga bro. So, ganun lang, mga bro. Good evening, mga bro. Meron tayong gagawing video ngayon. At ito yung ating tinatawag na ano, DOL o Direct Online Starter. Ito ay ginagamitan ng isang contactor, circuit breaker, push button na switch na normally open, at ano, push button na stop o normally close. Ayan. So ayan, mga bro, yung ating gagamitin. Saka meron pa pala ito. Ito yung ano, LED indicator na gagamitin natin, na gagawin nating load para dito sa ating magnetic contactor. Gawing load. Ayan, mga bro. So, ito yung ating schematic diagram. Mga bro. So, mapapansin nyo yan, mga bro. Ito yung ating contactor na 3-phase. Ito yung contactor na ating 3-phase. So, ayan siya. Ang ating contactor. Ito yung ating contactor at ito yung ating load, o di kaya motor, o di kaya yung ating gagawing load na ito. Ito, LED indicator. Yan. So, ito yung ating control circuit diagram niya. So, ito yung ating line 1 at ito yung ating line 2. Yan. So, ito yung ating coil ng contactor. Yung coil. Ito siya. Yung E1. Ayan. Yung A1. Tapos yung A2,
eto siya. Ito yung coil nasa loob ng contactor. Meron siyang coil dyan. So ito yun. Yan. Yan. Yung ano natin, yung sa line 1 natin, sa power source, ito yung lang gagawin natin line 1, line 2. So yun yung line 1, dito yung line 2. Circuit breaker. Ito naman yung ating NC stop. Ito. So makikita nyo siya, yung from line 1, ito siya, ayan o, 1. Ito siya, yung 1. Tapos ito yung 2. Normally, close po yan. Ayan, mapapansin nyo. Ayan siya, normally, close. NC. NC. Ayan. So, ito siya. Ayan. Yung 1, contact yan. Pag sinabing NC, nakakontact siya. Nakakontact. Normally, close. Kaya, tinawag na normally close, mga bro, hindi mo pa siya napipindot, naka-close na siya. Pag pinindot mo siya, saka lang siya mag-open. Pag pinitawan mo, babalik na naman sa close. Kaya tinawag na normally close. Yan, mga bro. So, yung sa to, ayan, sa to. Ganyan lang siya. So, pagdating ng to, mga bro, ito siya naman, si normally open o di kaya start button. Ito yon, set green. So ayan o, yung 3 at 4, ikita mo yung 3, naka open siya sa 4, open. Ibig sabihin ng off and o, normally open siya, hindi mo pa siya pinipindot, mga bro, naka open siya. Pag pinindot mo siya, prenes mo siya, saka lang magpo-contact itong ating contact. Pag binitawan mo siya, mag-open siya. Ayan. Mag-open. Kaya normally open. Ayan, mga bro. So, ayan yung 3 niya. Makikita mo siya dito. N-O. Ayan. N-O. 3. From 3. Ayan. Naka-normally open siya dito sa 4. Ayan siya yung 4. Ayan. So, papunta sa 4 naman, dito, balik tayo sa contactor. Yung paa ng 4 pupunta dito sa A1. Pupunta dito sa A1. Ngayon, dito naman tayo sa 3. Kaya mayroon siyang naka isang wire doon pupunta doon sa number 13. Ayan. Ito yung 3. So, dalawa yung wire natin dyan. Dalawa. Yeah. Dalawa ilalagyan natin dyan. From 3, tatawid siya doon sa number 13. Sa 13 ng normally open. Yan. N-O. N-O rin yan. Auxiliary contact. Dito. So, mayroon siyang normally open dito. Ayan siya. 13 N-O. Yan. Pupunta siya dyan. So, habang hindi siya nakapalo yung ating contactor, naka-open po yung contact yan. Pag pumalo na siya, yung contactor, magko-close na yan. Mag-switch. Pupunta dito naman sa 14. Yan. 14 and O. Yan. So, pagpunta ng 14, ayan siya, makikita nyo sa 14. Pupunta ngayon dito sa A1. So, ayun, mga bro. Dalawa yung papasok dyan na wire. So, dalawa. Ito yun. At saka yung galing dito sa 4. Galing dito sa 4. At saka galing dito sa 14. Pupunta dito ngayon sa A1. Yan. Ngayon naman natin, yung line 2 natin, dito sa ating circuit breaker. Sorry, baliktad. Dito. Line 2 natin pupunta ngayon dito sa A2. Yan. Direct na yan dito. Yan. So,
hanggang lang mga bro, pwede na nating wiringan. So nakuha nyo na, screenshots nyo lang yung diagram at pwede na yung sundan. Makakatulong to lalo sa mga nag-uumpisa pa lang sa electrical. Ito, kung paano pagganahin ang ating contactor. Yan. Tawag dito, Direct Online Starter. Yan. So, ayan mga bro, umpisa na natin yung ating pag-wiring ng ating contactor. So, gagamit tayo ng ating power cord sa AC. Yan. Kikita. Kikita ba? Yan. Kikita. Yan. So, yan. Ito yung ating line 1. Ito yung ating line 2. Yan. Ito yung line 2. Yung black. So, yung line 2 natin, sa line side ng transformer ay sorry sa line side ng circuit breaker, ito siya. Yan, lagyan natin dyan ito. Yan, yung line 1 natin yung kulay pilaw dito naman sa isang terminal ng line side ng circuit breaker. Yan. Ngayon, yan. Ito yung ating line 2. Yan. Line 2. Yung line 2 natin, ayun sa diagram mga bro, yung line 2 natin direct na sa A2. Makikita nyo, ayan, ayan siya, ayan yung ating line 2 direct na, ito yung line 2 natin direct na dito sa A2. So ayan siya, line 2 direct na sa A2. Sunod natin mga bro, itong ating line 1. So ayun yung line 1 natin, pupunta dito sa 1 na normally close na push button. Normally close na push button. So dyan na muna. Ito na muna. Ito yung line 1 natin. Ayan siya. Pupunta si line 1 dito sa 1. Ayan. Ayan. So ayan yung 1 natin, pupunta siya sa 1. Ngayon yan, paglabas ng contact dito naman sa 2. Ayan siya, dito sa 2. So maglalagay tayo ng dalawang wire dyan. Ito, yung isang wire pupunta sa 3, yung isa pupunta sa 13. So dalawa yung wire na ilalagay natin mga bro. Ito sya, sundan lang natin mga bro. Sa 2 mga bro, kita nyo yung 2 pupunta siya sa 3 now ito 3 now normally open na push button. Yan.
punto siya, yung isang linya dyan. Pakonik ko lang. Ayan, 3. Ayan. Hindi pa lang bro. Nalubat yung ating hand drill. So, saan tayo mga bro? Ito tayo sa 3. Yan. Yung isang pinabit natin na isang linya, ito siya. Pupunta siya dito sa 13. Ayan, pupunta sa 13. Natin, 13 ng contactor. Normally open. So, ayan siya. Nakikita mo, dito sa contactor, meron siyang 13 doon. Normally open. Ayan, 13. Ito natin lalagay. Yun. Sunod natin mga bro, doon dito sa may normally open start button sa 4. Sa 4 tayo. Yan. Lalabas ng direct na sa iwan. Ito sa 4, pupunta na ng iwan. Yan. Yan. Pupunta ng iwan. Tapos yung isa mga bro, pupunta dito sa dalawa yung ilalagay natin bro na wire, pupunta dito sa 14 dito at saka pupunta sa iwan. Yan. So ito siya. Yung isa mga bro direct sa iwan. Ito yung iwan natin. Ito, ito yung coil ng ating magnetic contactor. Ang yung kanyang windings. Yan. So yung isang ano natin mga bro, yung dito galing sa 4, pupunta ngayon dito sa 14 na normally open auxiliary contact. Dito siya, ito yung 14, to dito siya pupunta. Yan. Yan. Check natin. Yan. So ayan mga bro, okay na yung ating wirings. Nasundan naman natin yung wirings natin. Iaayos lang natin. Ayan. Ayan siya. Medyo pangit. Meron pa yung ating lalagay. Lalagyan natin yung load natin. Papaganahin natin kumilaw. Kukuha lang tayo dito sa line 1, line 2 ng supply. Kasi 3 phase ito mga bro. 3 phase yung contactor natin. So, pili na tayong gumamit dito o dito. Pero ayon sa nakalagay dito lang, pag single phase, line 1, line 2 lang tayo kukuha. Yan. Para masupplyan nito yung ating ito, papaganahin lang natin. For example, ito yung ating load. O di kaya motor. O di kaya ano, yung heater. Pwede. Yan. So, dito, yung motor natin, gagamitin natin muna, mga bro. Line 1. Ito. Sa T1, sa T2, meron siya dyan. T1, T2. Ayan. Ayan siya.
Ito yung ano natin, magiging log natin. Sample lang yan, bro. Tapos, yung ating one and two. Yung sa lane one natin, bro, ito, dito siya. Makikita mo siya dyan. 1, 2, 3, 5. So, meron siya nakasulat dyan na line 1, line 2, line 3. Dito naman tayo. Tapat lang lang natin yung ano, dito. Pag nag-shoot yan, kumalo yung ating contactor, dito siya. Meron siyang power. Tatapat nyo lang. Ito. Yan. Line 1. Kapit ko muna dito sa line 1. Ito. Line 1 ng circuit breaker. Ayan. Yung line 2 natin, mga bro. Line 2. Ayan siya. Dito siya. Sa line 2. Ayan. Single piece lang ang gagamitin natin, bro. Pag 3 phase yung ating ano, power source, o 3 phase yung ating motor, lalagyan pa natin dito ng line 3. So mayroon siyang tinatawag na 3 phase supply. So wala tayo muna ng 3 phase dito, mga bro. Gagamit lang muna tayo ng single phase. Yan. Single phase lang muna. So, i-alis ko lang. Pa natin ang breaker. So, ayan mga bro. Bago natin testing yung ating gawa, i-check natin kung mayroon siyang ano, shock head. So, ganun lang nga bro. Ganun lang siya. Pag tumunog yan, mayroon short head. I-on natin yung breaker. Wala siyang short head. So, ibig sabihin, wala siyang short head. Ayan. So, okay naman yung ating wirings. Pwede na natin itong i-plug in sa 220 single phase at check natin kung gagana itong ating contactor at magkakaroon siya ng load dito o di kaya iiliw ito as load ng ating contactor. So ayan mga bro, plug ko na 220, switch on natin breaker. So natin yung ilaw. Ayan. Press natin yung start button. Ayan siya. Pumalo siya, mga bro. Stop natin. Ayan. Start. Start. Ayan. Umilaw yung ating bulb. LED bulb. Stop natin, mga bro. Ayan. So, ganun lang mga bro, yung ating simpleng pag-wiring ng ating DOL o Direct Online Starter, mga bro. Ito lang, simple lang ito at makakatulong sa ating baguhan na electrician, yung mga nagsisimula pa lang, mga fresh graduate. Yan, ito makakatulong sa kanila ito, mga bro. At ito yung ating schematic diagram at ito lang ay aking ano, pangit yung aking drawing, pangit yung aking diagram. So screenshot nyo na lang mga bro at pwede nyo siyang pag-aralan. So ito yung ating
gawa ngayon, gawa ng video. Ang susunod naman natin ay susunod nating video ay gagawa tayo naman ng ano, susunod natin yung reverse forward na ano, bali dalawa yung contactor, gagamit tayo ng dalawang contactor, magre-reverse forward siya, reverse forward yung kanyang operation. Yeah, part 2 po yun ng ating video, mga bro. So ganun, mga bro, sana nakatulong ang ating video sa ating mga ano natin, kasama natin. So hanggang dito na lang, mga bro, at maraming salamat, mga bro. Good night, mga bro.